Sa atin pa rin top story, ipinagpatuloy ngayon ng Senado ang pagdinig sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick Joo. Sa pagdinig, nabunyag na isang Korean national ang itinuturing na ring suspect sa G-Slay case. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posibleng ang Koreano ay may kaugnayan sa Korean mafia na nag-ooperate sa Pilipinas. Si Mel Corvera sa detalye. Isang Koreano ang itinuturing na ngayon isa sa mga suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyante Koreano na si Jee Ick Joo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa kaso ng Oplento Kang for Ransom. Isiniwalat ni Senior Superintendent Glenn Domlao ng anti-kidnapping group na inimbitahan nilang isang Koreano na si Edward Yuon dahil sa pagkakadawit sa krimen. Pagkatapos raw kasing dukutin si Jee noong nakaraang taon, hiningan ni Yuon ng 500,000 piso ang asawa ni Jee na si Mrs. Choi para raw mapabilis ang pagresolba sa kaso. Pagkalipas ng ilang araw, humirit raw ito ng karagdagang 100,000 piso para umano sa mga miyembro ng anti-kidnapping group. After the abduction, sir, so yung after yung October 18, sir, so he approached the victim's wife, Mrs. Choi, and asked 500,000 to fast-track the resolution of the case according to him. At paghahatian daw ng AKG at saka NBI. And then another 100,000 after a few days para ibigay daw sa AKG director. And then after sa... You were already the AKG director at the time? No, sir. Hindi pa. Yung previous? Previous, sir. Yes, AKG sir. Director. Okay, go ahead. And then after a few days again, bumalik na naman po ito at humingi na naman ng 200,000 para daw sa LTO. Lumilitaw rin anya sa investigasyon na si Yuon din ang nagpayo kay Mrs. Choi na magbayad agad ng ransom para sa mga kidnapper para agad mapalaya ang kanyang asawa. Accordingly sa interpreter ni Mrs. Choi, sir, is in-encourage niya na to pay the ransom immediately so her husband would be released. You know, and then sinamahan po nila papunta ng payoff area in different vehicle. Matapos itong imbestigahan, sinabi ng abogado nito na nasa Angeles, Pampanga lamang ito pero nakatanggap sila ng report mula sa kanilang counterpart na nawawala na si Yuon. According to the counterpart, Major Lee, he's nowhere to be found. The Korean embassy, yung yes, police yes, attache. Yes, sir. But they assured us na hahanapin daw siya nila at dadalhin ulit sa krami. Nang makausap niya raw si Mrs. Choi matapos ang memorial services sa Kampo Krame, inamin nito na hindi agad isiniwalat ang impormasyon dahil inakala nitong mga pulis lang ang sangkot sa kidnapping. Nawalan daw ng tiwala sa AKG noon, so hindi niya dinibolts yung... Have you clarified this with Mrs. Choi eventually? Yes, sir. Nung nag-usap na kami, sir, after the memorial, ang sabi ko sa kanya through the consul of Korea na... kahit na sino, kahit na yung former AKG director or kung kahit sinong pulis, ikakasuhang namin. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posibleng ang Koreano ay may kaugnayan sa Korean mafia na nag-ooperate sa Pilipinas. Bago ang pagpatay kay G, dalawang beses na rin anya itong tinangkang dukutin. May natanggap raw siyang impormasyon na ilan sa mga miyembro ng Korean Embassy ay dawit sa umani Korean mafia. Pinagsabihan daw siya ng dalawang Korean nationals na itigil ang investigasyon sa G-Slay case dahil sa lawak ng sakop ng mafia. Posibleng may nakalaban daw si Jee sa Korean mafia na siya lamang nag-utos para kumuha ng police calawags at ipapatay si Jee. Pero itinanggi ng PNP at NBI ang pahayag ni Aguirre. Pinatitignan naman ni Senador Lila De Lima sa PNP at NBI ang posibleng kaugnayan ng kasambahay ni Jee na si Marisa Dawis Quicho. Pinakita pa ni De Lima ang picture at records mula sa Bureau of Corrections at NBI kung saan isang Marisa Dawis Trill ang nahatulan sa kasong kidnapping. Kaduda-dudaan niya na isang araw matapos itong magtrabaho sa pamilya ng Koreano, naganap naman ang pagdukot. Lalo namang nadiin sa investigasyon sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Domlao na pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay kay Jee. Sa pagharap ng mga testigo na sina SPO4 Roy Villegas at NBI agent na si Jerry Omlang, inamin nila nakasama sina Santa Isabel at Domlao nang isagawa ang pagdukot at dinala sa Kampo Krame.
Sumama raw sila sa grupo ni na Santa Isabel dahil inakalang isa itong legitimate police operations. Nang kwestiyonin naman ang may-ari ng Green Funeral Homes kung sino ang nag-uutos na i-flash sa CR ang abolige, isinangkala nito ang kanyang rights against self-incrimination. Sa affidavit kasi ng mga empleyado ng funeral home, sinabi nila na si Santiago Umano ang nag-uutos na i-flash ang abo matapos pumutok sa media ang pagkamatay ni G. Sa ngayon, matatapos na raw ang investigasyon ng PNP, Internal Affairs Service, laban sa mga pulis na dawit sa pagpatay kay G at posibleng maglabas ng resolusyon bago ang March 15. Para sa Eaglenews, may Anquar Vera, I am 1 with 25.